Hello, good morning from Ancona, Italy. Shout out sa mga nag-subscribe at mag-subscribe sa pangyari. Huwag kayong mag-alala pa, nag-comment kayo sa aking wall, sa aking post, alam nyo na yan, diba? Sinusundan ko kayo. Hine-help ko kayo sa what's ours. Kagaya ng problema ko, problema nyo rin yun. Ngayon, ipakikita ko sa inyo kung paano gumawa, magluto ng tagliatelle sugo di mare. Yan. Gumagawa na siya. Oh. Parati akong nebantay. Ngayon, pakita ko na sa inyo. Buksan ko kag pakikita ko sa inyo, ha? Ang papanong pagluto ng tignan ko kung papano. Paano ba ito? Tignan ko lang kung papano. Baba natin ng konti. Baba natin ng konti. Ay, ayan. Ayan, ayan. Eh, ito is mga procent na ito. Ang batawag dito, bonggole is pahong yung isa. matandaan sa Tagalog. Yung maliliit na mayroong buhangin lagi. Tapos, yung tira ko kahapon na ano na tahong. 2 kilo kasi yan na sobrahan kahapon. Kaya gagawin kong sauce ngayon. Tapos ito, calamari. Alam nyo na yan. Ang ingredients naman ay ito. Bawang, sibuyas, tsaka celery. Ano, parsley kung tawagin, di ba? Celery ba sa atin yan? Ito, saka itatad-tad din mo yan, saka mo na ilalagay pag tapos ng lutuin ang sauce. Ilalagay mo siya ng, parang hindi siya, parang magandang tignan. Ito naman, palibasa, mga alahi ko, ayaw nang may nakikitang tag dito, taas natin. Ayaw may nakikitang ito, tingnan natin. Lagyan natin dyan. Ayaw may nakikitang balat ng kamatis. Kaya, nilagay ko sa microwave ito. Microwave ng 2 minutes. Hihiwain nyo ng kwat. Hindi naman hiwa. Yung aanuhan lang ninyo. Hihiwain ng maliit na maliit para sandali matanggal ang balat. Ayaw kasi nila ng may balat. Ganyan kaarte mga ito. Oh, ganyan sila sa kaarte. Kundi magwawala sila. Ayan. Ano lang siya? 2 minutes sa microwave. Tanggal na kagad. Oh. Pero nandiyan ang sustansya, pero wala tayong magagawa kung hindi naman nila kakainin. Kakainin naman dahil masarap. Kaya lang, yung para walang dakdak masyado, parang habang kumakain, walang dakdak. Kita nyo kung gano'ng kabilis tanggalin. Hiwain, hindi mo naman siya sasagarin ng hiwa, yung butas lang ng konti. Ayan, diba? 2 minutes sa microwave, ito na sobrahan. 2 minutes na sobrahan siya, o ayan. Tatanggalin mo yan, oh. Eh, syempre, nandyan ang lasa, eh, wala tayong magagawa, yun ang hilip nila. Ngayon, pakikita ko, ayan, tapos na, no? Syempre, pakikita ko maya-maya ang paano pagluto, at marunong na ako mag-stop, at i-continuous ngayon. Marunong na ako. Ayan ang mga ingredients. I-stop ko muna. Ayan, continuous. Ha, continuous ng lulutuin ko kung paano pakita. Siyempre, alam nyo na pagbibisa, no? Alam nyo na, bawang sibuyas. Olive oil. Oh.
Hoy, ano yan, ano? Alam niyo na ang pag-ibisa, siyempre. Yan yan. Pag mapula na siya, isasabog niyo na ang kamatis. Huwag muna ang karne, ang isda dahil madali namang maluto yun eh. Ang kamatis matagal lumambot. Yung para siyang yung para maging tomato sauce siya ng konti. Mas masarap kasing gamitin ang fresh ngayon dahil panahon ng kamatis ngayon. Ngayon, siyempre, pagtapos mo ng luto, lahat-lahat, tsaka mo bubuhusan ito. Pag wala na siyang sabaw, bubuhusan mo ito ng white wine. Sa isda is white wine. Sa isda is white wine. Ayan. Mapula na siya. Ilalagay ko na ang mga kamatis. Patayin ko muna para mama i-continuous ko. Maya naman, i-pause ko para continuous ko ulit. Ngayon, palibasa, medyo tuyo na ang ating sauce, no? Medyo tuyo na yan. Ah, medyo tuyo na. Ito, ang mga ingredients niya. Pwede kahit anong seafoods, pwede yung ilagay. Ito, tatlong klase na ito. Sabugan nyo siya ng mga kalahating white wine. Dahil yan yan ang pagpasarap yan. Hinaan natin ang apoy kasi masusunog ang ayan. Malapit na siya. Ngayon, palibasa eh, kami, sa spaghetti is ang ilalagay namin, ako ilalagay ko is tagliatelle, fresh tagliatelle, 500 grams to. Para sa aming tatlo, 500 grams. May cook 3 minutes, kasi sila, ang tinatawag nila ay al dente, ibig sabihin medyo matigas-tigas pa. Tapos, pag naluto mo na yung sabit niya, 3 minutes, alisin mo na. Isasabog, lalagay mo na rito. Ngayon, sa mga spaghetti na dry, yung mga dry na spaghetti, may 10 minutes naman yun. I-timer mo. Kasi, pag tinimer mo naman, wala kayong timer, orasan nyo. Sa bagay, sa Pilipinas, ang spaghetti kinakain ay malata. Yung nakikita ko, inuunang niluluto ang spaghetti kesa sa sauce. Mali yun. Sa Italia, sa Pilipinas, niluluto muna, tapos lalagyan ng oil, tapos lalagyan ng mainit na tubig, tsaka isasahog ang sauce. Italian, hindi ganun ang Italian style. Unahin mo muna isok, inutuin ang sauce, tsaka mo paiinitin. Ngayon, palibasa, kakain pa kami mga 2 hours. Mga 1 hour pa bago kami kumain. Ito, tatapusin ko na. Ilalagay ko na ito. Madali namang maluto yan. Madali namang iluto ang isda. Ngayon, yung malalaki, hindi ko na hiniwa. Para may second plate kami. Hindi ko ihahain sa ano yan, sa kanila, sa spaghetti nila yan, para may second plate, ganun, discarte na lang yun. Dahil marami namang sauce yan. Mga 5 minutes yan, luto na yan. Dahil lang isda, lalo na ang kalamari, hindi niluluto ng gusto yan.
o kaya hipon. Kahit anong seafood, hindi niluluto ng lutong-luto. Iinitin lang. Patayin ko muna, mamaya pa kasi kami mag-ano. Ayan. Hindi ako naglalagay ng paminta, yung iba naglalagay. Try nyo maglagay. Never akong gumamit ng paminta. Tapos, pagluto na yan, tsaka ako ilalagay ang parsley na tinatad ko doon. Ha? Ano ko muna? Sana swertihin na hindi mag-block ang ano ko, ang kasi minsan overload na ang CP. Mamaya, pakikita ko sa inyo. Sana swertihin. Babati muna ako, baka 1.5 hours biglang mawala eh. From Ancona, Italy. Ayan na yan, hintay na natin yan. Within 5 minutes, luto na yan. Eh ako naman, naglagay na ako. Yung sahog ng tahong, dahil sobrang alat ng tahong dito, hindi na ako naglagay ng asin dyan. Dito, yung konting-konting sahog at tubig ng tahong, nilagay ko din dyan. Kung makikita nyo, medyo malabo siya, may mantika. Ganon. Sana, wag sanang masira ang ma-overload ako para nakita nyo kung paano ang luto ng bandang huli. Para makita nyo. I-standby ko muna. Pag wala, minsan kasi nasisira kahit kahapon yung standby ko nawala ang ang matawag dito na overload ng kasulat. Bye-bye from Ancona, Italy. I-try ko lang to. Ayan. Luto na siya. Luto na, no? Kumulo na ito. Pagkakulo niya, nilagyan ko na ng pasta. No? Ngayon, aahong ko na yan. Dahil 3 minutes lang yan. Ngayon, ito naman, nilagay ko na, yung parsley niya. Luto na yan. Ang tactic dyan, para medyo lumapot ng konti ang sauce ng isda. Ayan ha, para lumapot ng konti. Lalo't lalo na pag hindi pasta preska ang gagawin ninyo. Yung fresh na ganito, no? Lagyan nyo ng konting breadcrumbs, matsakaw. Yan. Konting-konti lang yan para kumapit ang pasta. Para kumapit ang pasta. Oh, ayan. Luto na siya. Lumapot siya ng konti at medyo maganda ang niya. Ang sauce niya. Tignan ninyo. Ayan. Pag nilagyan yung konting-konting breadcrumbs, lalapot yan. Lalapot. Ngayon, siyempre, maglalagay kayo ng konting sabaw dahil ang pasta pasta preska. O kahit na hindi pasta preska. Ito, mas makapit ito. Kaya konti lang na breadcrumbs ang nilagay ko dahil meron na rin konting semula yan. Yung parang breadcrumbs na tinatawag din. Ayan. Luto na siya. Luto na. Hindi dapat malabsa ang pagluluto. Hindi dapat. Luto na siya, kaya iaahong ko na siya. Lagyan natin ng malamig na tubig. Ayan. Pineta. Ilagay ko na rito. Isasabog ko na ito. Nakita ninyo ha? Luto na siya. Sasablay nyo ng konti dyan. Ipapadaan nyo. Lalong-lalo na ang pasta preska, hindi masyadong
dinadaan sa apoy yan eh, para hindi siya lumambot ng husto. Sa mga dry na pasta lang. Patayin na natin. Ayan, tignan natin kung paano. Lagay ko muna sa harapan para makita ninyo. Ayan. Kita na ninyo. Yummy yan, yummy. Ayan. Ayan, kita nyo na ang luto. Paano ba? Ayan. Kitang-kita ang sarap niyan. Ah, nandun pa mamaya pagka ilalagay ko na sa plato nila, siyempre, nasipsip na ang sabaw niyan. Hahalu-haluin mo. Tignan ninyo. Matigas yan. Hindi kagaya sa Pilipinas. Ang luto, unang niluluto ang pasta. Hindi. Lalabsa. Bagay dito, mga Pilipinang nasa Italia, sure, alam na nila kung paano magluto ng pasta, ng ano, ng mga pastang ganito. Ito, press ito eh. Kaya, alam na nila yan. Ayan. Masarap yan. Nakita nyo, malapot. Lumapot dahil sa breadcrumbs yan. Ang tactic dyan, basat isda. Lalo pat white lang, medyo white na ganyan la. Kung ano pa, kung mga sauce pa, eh, yung talagang yung nasa bote na mga sauce, hindi na ni June. Dahil yun mismo, may malapot na yun. Kita ninyo, kain na kami. Kakain na. Oh. Okay. From Ancona, Italy. Ganun na natin. From Ancona, Italy. Please likes and subscribes. Thank you very much. Ang background sa kusina. Yan, kita nyo, super init dito pagka summer. Dito sa kusina namin, kaya sa gabi ang kinakain lang namin yung mga ready na. Kung tawagin, piatto freddo. Hanggang dito na lang. Thank you very much. Ang init, grabe. Grabe. Bye-bye. Thank you very much. Thank you.